Tanai Sakamatayan. Alleluia, Alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, espesyal nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan na hindi natin makasama physically dito sa Pambansang Dambana at sumusubaybay sa pamamagitan ng ating live streaming. Special prayer intention din po para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, lalo na po kay Mrs. B.G. Banguardia at sa aking pong kapatid, sa aking nakakatandang kapatid, Mrs. Marilu Andal Perilla. Ganon din po, ating alalahanin ang lahat ng mga nasa bilangguan, yung lahat nasa mga bingit ng kamatayan, at yung mga nawawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos dahil sa setbacks o problema o struggles o challenges na kanilang pinagdadaanan sa buhay. Kasama ng mga nagpamisa ngayong umagang ito at ng ating mga personal na intensyon, tayo po'y sama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong aminin ang ating mga kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay nagiging mapanghusga, tayo'y nagiging judgmental sa ibang tao dahil sa ginagawa nila sa atin. Matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad sa Panginoon. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayan na naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at walong taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nananampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabitha. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas. Noong ito'y nabubuhay pa, pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabitha, bumangon ka. Dumilat si Tabitha at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin
sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking iyahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu bumubuhay ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idunugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinasabi na walang makakalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama. Mula noo'y marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo, ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsuupo. Narinig natin ngayong umagang ito sa mabuting balita ang pag-alis ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus dahil hindi nila matanggap ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, na hindi naman outrightling sinabi dito sa ating mabuting balita, kundi ito'y laman ng previous narrative. Ano po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na hindi nila matanggap? Ang hindi nila matanggap ay nung sabihin ng ating Panginoong Jesus na kanin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo. And that is the foundation of the Bread of Life discourse, na ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay walang iba kundi ang banal na Eucharistia na pinagsasaluhan natin ngayon. But of course, at that time, hindi pa naman maliwanag sa kanila kung ano yon. And for them, it was a scandal. Hindi nila matanggap ito, no? At hindi kasama sa kanilang expectation nito. Kasi ang kanilang pagkakaalam ay ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Mesiyas ay isang Mesiyas na hindi magbibigay sa kanila o tutugunin ang lahat ng kanilang nais according to worldly standards. Pero iba ang pamantayan ng ating Panginoong Jesus.
Kaya nga, dahil sa hindi nila matanggap, kasama na rito yung uri ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Hindi nila matanggap na ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay mamamatay at mamamatay sa krus. Yan ang mga hindi nila matanggap. Kasama na itong Bread of Life discourse na to o yung background nito na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Dahilan upang sila ay lumayo at mawalan tuluyan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Only because yung kanilang gusto, only because yung kanilang expectation ay hindi siyang ipinahayag at itinuro ng ating Panginoong Hesus. In other words, yung kanilang hinihiling na sana ay maibigay ng ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, ang sagot ng ating Panginoong Hesus is no. Hindi lahat ng no ay masama at hindi lahat ng yes ay mabuti sa atin. Yan ang buod na itinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating mga pagbasa. Kung minsan, yung no pala ang magdadala sa atin sa isang maayos at tama at kristyanong pamumuhay. Not all setbacks, not all problems, not all struggles, not all challenges ay masama para sa atin. Kung minsan, yan pang mga yan ang nagdadala sa atin or malimit, yan ang nagdadala sa atin para higit tayong kumapit at mapalapit sa Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang magandang ginawa ni Pedro na kapagpagaling ng mga may sakit, lalo na yung pinagaling niya sa ating unang pagbasa na may sakit, at kanyang binuhay ang patay. Pero bago nangyari ito, sino si Pedro? Bago nangyari ito, ang daming setbacks na nangyari kay Pedro. Una, itinakwil niya ang ating Panginoong Hesus. He denied Jesus several times. Kasama rin siya sa 12 na lumong-lumo dahil hindi sila makapagpagaling at makapagpalayas ng mga demonyo. Pero hindi tumigil si Peter dun sa karanasan na yon. The nose of God, o yung pagtanggi ng Diyos, para kamtin kaagad ni Pedro ang mga gusto niya bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ang naging daan upang mas higit siyang kumapit sa ating Panginoong Hesus, mas pinatatag nito ng mga ito ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus hanggang sa ialay niya ng buong buo ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa mga setbacks na nangyari sa kanya bilang tagasunod. Mga kapatid, hindi lahat ng no ay masama para sa ating kaluluwa. Kalimitan, yan pa ang nagdadala sa atin para maisabuhay natin ng tama ang turo ng ating Panginoong Hesus at umayos at tumahimik ang ating buhay. Kaya huwag karakaraka agad kapag nakaranas tayo ng setback o struggle sa buhay o pagtanggi ng Diyos ay susuko tayo at magrireklamo katulad ng narinig nating ginawa ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Dahil lamang sa iba ang kanilang expectation at iba ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus, not according to the worldly standards, lumayo na sila at nawalan ng pananampalataya. Kung minsan, may mga bagay na dumarating sa buhay natin na akala natin ay makakasama sa atin, pero yun pala ay kung tawagin ay blessing in disguise. At ito pa ang nagdadala sa atin para sa isang maayos at tuwid na pamumuhay. Ngayong umaga, ganyan ang sinasabi sa atin ng ating mabuting balita.
Hindi lahat ng krus sa buhay natin ay pasanin. May mga krus na mabigat sa buhay natin, pero ito ang nagpapatatag at nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagpapatatag sa atin upang mas higit pa tayong lumaban sa hamon ng buhay. Kaya ang mga ito ay huwag nating tatanggihan. Tatandaan natin, ang ating Panginoong Hesus, bago muling nabuhay, ay dumanas muna ng hirap at pag-asa. O, ang hirap at paghihirap at pagkamatay sa krus. Kaya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, huwag na huwag tayong magrireklamo sa Diyos o huwag na huwag tayong tatanggi sa mga pasaanin at hamon sa buhay. Malay natin, baka sinusubukan lang tayo ng Diyos upang tingnan ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa halip na magreklamo at magduda, mas lalo tayong kumapit sa ating Panginoon at hingin ang biyayang maging matatag sa mga setbacks natin sa buhay upang tayo rin ay makasama ng ating Panginoong Hesus sa biyaya ng Kanyang muling pagkabuhay. Hindi lahat ng no ay masama sa ating kaluluwa at hindi rin lahat ng yes ay maganda para sa ating puso at kaluluwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunitin namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap ng paghahain nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno kadakilaan mo, o sana.
Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pag-ita na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasalangit. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Sana kakasala sa huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa libutan, awit.
pagpalapitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos sa sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyan dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanman sa aming pinagsaluhang piging sa pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osterya ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osterya. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga at susundan ng healing liturgy. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin
sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapawalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Abagin. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunungos. Alleluia. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.